mio poco. Serafi, okay, lahat po ng 12 brothers at kung sino-sino po yung lahat po ng balang mga lawyers na tumutulong sa mga biktimang katulad ko ng cyberbullying. Yeah.
ko. Niloko niyo ako. Alam niyo na dito lang ako. Umaasa sa mga shows ko. Okay, pagbabalik ko sa showbiz. Dahil yan po ang alam ko na trabaho. Hindi po yung magluto o kay magbenta ng fried chicken. Pero hindi ko po lahat ikinahiya yun. Nagpakatotoo lang po ako. Niloko po ako. Ninyo Barsaga. Pinaglaruan po niya ako. Nandyan po lahat ang ebidensya. At mga anak, parang hindi lang ako ang may kopya. Parang awa niyo na. Parang awa niyo na. Lahat ng mag-ebidensya na kaya niyong ipunin. Alang-alang sa laban ko ito, ipunin niyo, i-record niyo. Dahil magmula ngayon, ibubuhos ko ang buhay ko para lang makulong ang 2 taon na to na sumira sa buhay ko. Andyan ang ebidensya. Nakapos. Nung una, akala ko totoo. Akala ko totoo, Booker. Itong kausap ko. Punong-puno ng paggalang, punong-puno ng pagka-professional approach niya sa akin. Ako naman na si Gago. Dahil alam ko na pagkakataon na rin ito para masabi ko sa lahat at para maniwala sila. Magmula nung nag-ask ako ng apology kay Duterte, sumusuporta ako sa kanya. Makikita niyo sa YouTube, lahat ipinost ko doon. Walang pagkukunwari. Nandun lahat ang ebidensya. Pati lahat yung mga programa niya tungkol sa federasyon, federalism. Pati yung laban niya sa mga nagpupus kumagamit ng droga. Makikita niyo lahat ang suporta ko. Kaya nung nagkataon na may nag-offer sa akin at sinabi ni Ninyo Barsaga na meron daw political friend niya, nakagrupo ni Duterte. Kaya nung tinanong ko kung ano bang klase ang pag-host, at sinabi niya, ito'y para daw sa mga proyekto. Duterte. So akala ko, dream come true, para naman I can come out. Na totoo nga ako nga. Ay makikita na ng mga DDS na isa na po ako. Sumusuporta sa grupo nila. Pero ano ginawa nyo? Pinaglaruan nyo ako. Hindi live nyo pala kung ano yung conversation. Pati personal life ko, inungkat nyo at pinipilit nyo akong magsalita para ilagay kung ano yung mga gusto nyong sabihin o kaya malaman sa mga ngako. Pero hindi ako gago na katulad ninyo. Isa akong matinong kausap. Isa akong matinong tao. At hindi ako nagpapasuhol
Kung ano man po yung napag-usapan namin na 100K. Talent fee ko po yun bilang host. At alam ko kasama na rin po ang pagsisinger, pag-entertain. Dahil trabaho ko po yun! Karapatan ko! Lumagtrabaho! Kinansel ko pa yung isa. Supposedly, December 15. Dahil lang sabi ko, paano paunahan kung sino yung magbibigay ng down payment. Dahil yun po talaga ang proseso. Pag kinuha ang isang artista, unahan kung sino yung magbibigay ng down payment. Dahil kung walang down payment, walang commitment. Transparent po ako sa lahat. Lahat po pinopost ko para alam nila na ako ay tao na seryoso kung ano ang ginagawa ko sa buhay ko. Para alam po nila kung ano ang mga updates ng isang katulad ko na wala sa silang ginawa kundi inapit, didurog, ipinaon sa lupa. Napilit po mabangon. Ang panlaban ko lang ay ang boses ko dahil kaya kong magsalita kung ano ang nararamdaman at kung ano ang nasa puso at utak ko. Hindi ko po ikinahihiya. Kung mayabang ako na tulad ng akusasyon ng lahat ng mga bossers ko. Ang isang mayabang, hindi siya magpaka-humble para sabihin niyo na walang-wala na siya. Ang mayabang, hindi siya mamalimos at sasabihin na kailangan niya ang tulong. Ang mayabang, hindi siya magpaka-humble na kahit tinatawanan siya. Hindi siya hihingi ng tulong sa kapwa-artista. Dahil akala ko, sa pamamagitan nito, may isang tao na makakapanood sa buong mundo. Na sana mabuksan yung kanyang puso at pag-unawa at maintindihan kung sino. Ano ang layunin ng isang mistika? Wala naman akong hinangan, kundi ibalik ako sa trabaho ko na matagal na nilang ninakaw. Wala akong hinangan, kundi pauwiin ang pangalan ko. Ang pinuhunan ko ay milyones na pera. Showbiz na kinagisnan ko magmula nung year 2000. Sinabi ko na pinapangako ko sa lahat na hindi mo ako titigil. Nakakatok sa puso ng kahit sino. Dahil karapatan ko na magtrabaho sa trabahong kinagisnan at pinuhunan ko. Luha, pawis, pera, lahat.
pinuulat ko para lang ma-establish ang pangalang Mystica. At saksi ang lahat. Ang YouTube, ang Facebook, kung sino si Mystica. Saksi ang internet, kung sino ang isang Mystica. Kung pansamantala man akong nawala dahil sa kagagawa ni Diyos. Nagkasakit ako noon. Noong post-traumatic stress disorder. Blood infection, sepsis. Pero buhay pa po ako ngayon dahil sa tiwala ko na ako lang. At ang Diyos ang makakapag-heal sa akin. Lingit sa kaalaman ng lahat. Kung alam man, ang nangyari kay Chris Aquino noon, o kaya ngayon, dahil sa stress, naramdaman ko totally kung ano ang pakiramdam ng isang tao na katulad niya. Pero unfortunately, isa't sana simpatya o kaya awa o kaya get well soon na lang ang makukuha ko. Pero mas ninanais pa nila o gustuin pa nilang mamatay na lang ako. Okay, katulad nang sinasabi nila na magbigti na lang daw ako. Dinurog nila ako. Pati karir ko, dinurog na rin nila. Brothers, parang awa niyo po. Tulungan niyo po ako. Nasa akin na po lahat ang ebidensya. Pare-tuloy po ang laban na to. Alam ko po na I have so much evidence sa pamamagitan na ng mga inilive nila, sa pamamagitan ng mga accusations nila.
Sa pamamagitan ng paggamit nila ng mga salitang below the belt, para lang masira ang buong pagkatao ko. At kung sino pa po yung mga gustong tumulong sa akin para salaman kong ito. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo ako. Dahil magmula noong nagpadala po ng message si Drew Olivar at sinabi niya na isa lang daw siya sa mga nanood. At doon daw niya nalaman na ako daw ay mukhang pera lang at tinawag pa akong 50K girl. Ibig sabihin, na-confuse po ako. Dahil sininyo 130K ang usap namin. At dahil ang narinig niyo siguro nung tinawagan ni ninyo si Drew para manood ng live video niya. Doon siya umabot sa 50K nung pinag-uusapan namin kung magkano ang ibibigay na talent fee sa asawa ko. Na ultimo pati mga nag-viral na videos ko noon na ikinalat din ng ibang tao. Ultimo magla-lovemaking namin. At sa sobrang pambabastos na makita niyo sa ebidensya, naglagay pa siya ng isang figurine ng isang penis o kaya titi ng lalaki habang kinakausap niya ako. Ganun nila ako pinapoy! Isa po ako na motivational speaker. Isa rin po ako na inspirational speaker na iniimbita ng mga respetadong tao at bilang ebidensya makikita niyo po lahat sa YouTube. Naglahilo nga lang po ang pagiging motivational ko noon dahil sobrang paninira ng tao sa akin. Pero sa kabila ng lahat, hindi po ako sumuko para lumaban. Kaya po ako nanawagan nung una kay Coco Martin. At wala po akong paninira sa kanila. At hindi po totoo na wala po akong utang na loob sa kanya. O ang provision. Kung ano man po yung mga naipos ko na mga cars na binili ko. Dahil nag-humble lang po ako at sinabi ko na ang mga iyon ay binili ko galing sa
talent fee ko sa ABS-CBN. Lalong-lalo na kay Coco Martin. Pero saksi ang Diyos. Saksi ang lahat ng mga nakakita yung ipinost ko. Na sa December 10 pa, ibibigay yung talent fee ko. At kailan may hindi ko pa po natikman kahit isang kusing na bayad po sa akin. Pero dahil lang sa gusto ko na pong i-advance yung gratefulness ko sa ABS-CBN at kay Coco Martin. At para alam po nila na proud po ako at ipinagmamalaki ko po sila hanggang sa natapos ang istorya ng role ko. Doon ko po ipinakita na ako po ay isang taong marunong tumanaw ng utang na loob. Pero anong ginawa nila? Pinalitan nila na ako daw ay nagko-complain. Ako daw ay isang ingrata. At kung gumamaman po ako ng isang video at nasabi ko na akala ko aampunin ako ni Coco Martin. Pero hindi pala. Hindi lang po niya ako itinakwil, kundi pinapatay pa. Kaya, sinabi ko, as a joke na, sana Michael V, ampunin mo na ako. Tapos men, para pampatawa doon sa mga taong marunong umintindi kung ano ang tinatawag na sense of humor at kung ano ang seryoso, dahil kung nakatutok lang sila sa itsura ko na halatang nagdadrama lang, alam ko na hindi nila maintindihan. Pero kung tingnan niyo po yung video na paiba-iba, yung gesture ng mukha ko, na pati yung kunwari pag-iyak ko na with the gesture na ganun, halatang yun ay comedy lang. Dahil if you come to think of it, bakit po ako magpapaampun? Bakit po ako magpapaampun? Pero nung kinawa nila, kinawa po akong katatawanan. Bilang komedyante, may sarili-sariling diskarte. Para sa comedy act nila. At wala rin po kabuluan na sinasabi nila na ako'y may mga sasakyan pero walang panggas. Kita nyo naman yung video na yun, ang nabanggit ko na yun, nagbibiruan kami ni Papa Troy, ang asawa ko. Kitang-kita.
nakita ninyo. Pero kinamit nyo na yun para sirain at pagtawanan ako. At dahil sa hindi alam ng mga ibang mga readers kung ano yung buong katotohanan dahil hindi nila nakita yung kabuuan ng video. Ayun. Kumalat ng kumalat. Hanggang sa... Instead sana na seryosohin ako. Instead sana na seryosohin yung panawagan ko. Naging katawa-tawa lang. Pero tinais ko po lahat yun. Dahil alam ko na baka sakali mapansin man ako ni Michael V. Pero dahil wala pa akong nakuhang answer or sign na natanggap po niya yung panawagan ko. Kaya naisip ko po na panawagan si Ding Dong Dantes. Siya yung pinanawagan ko dahil alam ko na isa siyang tao na makakaintindi ng feeling ng isang katulad ko. At dahil alam ko po na mahirap po siyang abutin o kaya mapuntahan ng personal. Kaya kung ano lang po yung abot kaya kong pamamaraan para makuha ang kanyang atensyon. Ayun po yung ginawa ko. Kahit alam ko po na tuloy-tuloy ang pambabas ng mga tao sa akin. Sobrang nilunok ko na po yung pride ko. Kahit pinagtatuan po ako. Dahil alam ko po na hindi po masama ang maghanap ng isang tao para katukin ang puso niya at para sabihin na kailangan ko ang tulong niya. Kahit hanggang ngayon, wala pa akong nakukuha ang sagot. O kaya response man lang ang panawagan ko. Namang galing man lang sana sa GMA. O kaya kay Direkto Tonatividad. I became very patient. Dahil alam ko na kung talagang nakatakda na yung tao na yun ay tutulong sa'yo, then mangyayari yun. Ayon na rin po sa kagustuhan ng Diyos. Hindi po ako nandito para sumira ng buhay ng mga tao. Katulad yung sinabi nila na baka mamaya kung hindi raw ako pinagbigyan ni Michael V, sisirain ko siya. Wala po kayong narinig sa akin na paninira sa kanya. At nagpapasalamat po ako doon sa mga taong nag-forward po sa akin kung ano po yung nagiging kasagutan. Michael V.
wala po akong sinabing masama. At kung ano man po yung naipost niya na hindi daw po siya yung may decision kung sino yung pwedeng ipasok sa Bubblegum at sa Pepito Manaloto, nire-respeto ko po yun ng buong buo. Wala po kayong narinig sa akin. Ang sinabi ko lang, I have to move on and knock at other doors dahil alam ko na hindi lahat ng mga tao kung pwedeng katukin ay pagbubuksan ako ng pinto. Kaya ngayon, dahil pati yung natitira akong tapang, ay unti-unti na rin pong nauupos. Dahil sobrang-sobra na po ang bandurog sa akin ng dalawang tao na to. Sobrang binaboy na po ang pagkatao ko. At ang kinakatakutan ko ngayon, yung mga tentative na nakalagay sa concert list o kaya sa mga naka-line up ng mga tentative bookings ko, lalong-lalo sa mga shows at mga indie films. Kinakatakutan ko makamag-back-out sila ulit. Katulad nung nangyari sa akin noong nagsalita po ako against the tent. Nawala po yung trabaho ko sa isang malaking kumpanya sa ibang bansa. Nawala po yung mga bookings ko. Nawala po yung mga friends ko. Kaya hanggat kaya po ng katawan at puso ko at ng health ko, kumakatok po ako sa mga Tulfo Brothers, lalo-lalo na kay Rafi Tulfo in action. Sana po pagbuksan ninyo ang puso nyo para tulungan po ako. Para sa laban ko sa dalawang taong ito. Mga anakis ko sa Facebook. Parating ito sa lahat ng mga taong pwedeng makatulong sa akin. Dahil ipinapangako ko kung gaano po ako katapang na sinabing hindi po ako susuko sa laban kong bumalik sa showbiz. Lalo po akong hindi susuko sa laban kong ito para sa aking pagkatao. Huh?
Maraming salamat po.